In today's video, pag-usapan natin ang mga pamahiin sa pagbubuntis. Hello everyone! Welcome back to my channel. Ako po si Chris and in today's video, i-share ko sa inyo yung top 12 na pamahiin or mga kasabihan ng mga buntis or sa pagbubuntis. And i-share ko na rin kung may experience man ako sa isa sa mga ito. And yun, before I start, I want you to click the subscribe button and the bell button para ma-notify kayo sa aking mga darating na videos. So, let's start. Number one is, kapag hinakbangan mo si Mister, ay malilipat sa kanya yung iyong paglilihi. So, ang experience ko dito, mga moms, is ilang beses ko nang nahakbangan si Mister nung ako ay preggy, pero sadly, hindi nalipat sa kanya yung paglilihi ko. How I wish. So, ang hirap, di ba? Ang hirap maglihi. So, ang sarap ipasa. Sabihin nyo na salbahi ako, pero ang sarap ipasa. Kasi napakahirap talagang maglihi. And sa mga nakakaranas sa inyo na hindi gaanong mahirap, congratulations, maswerte kayo dahil hindi kayo nahihirapan. Yung iba kasi nating mga moms na nagbubuntis ay nahihirapan talaga sa paglilihi. So, wish na wish natin yan na mailipat man lang kahit sandali ang paglilihi natin, di po ba? Pero, kung sakaling nagsabi si Mister na parang naglilihi siya, parang nasusuka siya, naduduwal siya, parang sumasakit yung tiyan niya, likod niya, parang nagle-labor, parang ganun. So, paniwalaan nyo sila kasi merong syndrome na ganito eh. Ang tawag dito ay COVID syndrome. Ayun yung, kumbaga sa medical term, COVID syndrome or sympathetic pregnancy. So, may ganun talaga mga moms na parang naglilihi din si Mister. And some medical experts, hindi nila tinuturing na talagang syndrome ang bagay na to. According to them, psychosomatic or diba sa isip lang, kasi magkasama kayo eh. And also, yung iba naman naniniwala na sa katawan din, kasi pwedeng nagkaroon din ng changes sa hormones si Mister. Kaya, yung nararamdaman niya is parang naglilihi din. So, yon. Meron talagang actually na parang naglilihi ang mga Mister. So, ayun. Paniwalaan nyo sila. Hindi sila nagsisinungaling. So, yon yung paliwanag doon. And next, ang aking number 2 ay bawal magpicture kasi makukunan. So, ayun yung naririnig ko noon pa. And, ayun, ang experience ko dito is, marami akong picture na preggy ako. And, lahat naman ng pinagbubuntis ko ay wala naman nangyari. So, tatlo sila. Tatlo yung aking anak na yon. And, yun, hindi na sana nauuso yung mga maternity photoshoot kung totoo ito, diba? So, ang gaganda kung makakakita kayo ng mga pictures ng yung maternity na pictures, napakagaganda, diba? Meron parang fairy na diwata, may headdress na floral, and yung damit is parang fairy, tapos nakalabas yung tiyan, diba? So, napakaganda. And minsan yung iba, sexy pa, sexy photoshoot, diba? So, bongga. Kumbaga, memories for sa pagbubuntis. And, diba, marami din yung kumukuha ng monthly or weekly na picture ng pagbubuntis nila. So, number 3 is, kapag kinain mo yung pagkain ng buntis, ay aantukin ka. So, ako naman yung experience ko dito is, may kasama ako before sa trabaho na preggy and nakikain ako or namigay siya nung, actually yung kinagatan niya, yung kinagatan ko din. And, ayun, wala naman, hindi naman ako inantok. I think may i-relate natin to sa number 1. Siguro kung si Mister yung pinakain niya ng food niya is parang yun nga,
sympathetic pregnancy. So, siguro, effect yon kung si Mister ang kakain ng kinain niya. So, yon. Number 4 is, kapag blooming ang nagbubuntis ay babae, yung kanyang magiging anak. And then, kapag medyo pangit ka naman, sorry for the term, pag medyo pumapangit ka naman or nagiging haggard ka habang nagbubuntis ka, is lalaki daw yung magiging anak mo. In my case, yung experience ko, nasa lying-in clinic ako noon, nakapila na ako kasi magpapa-check up, and then si hubby ko naman is nasa likuran, bandang likuran nakaupo, and katabi niya yung mga student nurses na nag-OJT ng time na yon. And yon, narinig niya na pinag-uusapan ako na maganda daw ako na nagbubuntis. So, kumbaga blooming daw ako na nagbubuntis, and siguro daw babae yung magiging anak ko. Pero yung time na yon is lalaki yung pinagbubuntis ko nun eh. So, hindi totoo na pag blooming ka is babae. So, marami namang makakapatunay ng ganyan. So, next is number 5, pagpatulis yung tiyan mo, lalaki, ang ipapanganak mo. And kapag pabilog naman is babae ang ipapanganak mo. So, yung akin naman is pabilog, pero lalaki siya. So, I think may picture ako na nakita yung tiyan ko, and ayun, preggy ako. Pabilog naman yung tiyan ko nun, pero lalaki. And ano, yung korte ng tiyan kasi is depende yung sa pwesto ng baby eh. So, kung medyo ang butt ni baby ay naka ganun, syempre patusok yung magiging itsura ng tiyan mo. So, depende sa pwesto ng baby kung anong magiging itsura ng tiyan mo, kung patusok o pabilog. Next is number 6. Bawal daw tumambay sa pintuan. Ikaw daw ay mahihirapang manganak. Actually, bago lang sa akin itong kasabihan na to. Wala akong experience dito. And wala namang connection yung pagtayo mo. Kasi kahit saan ka naman tumayo, kung for example, yung sipit-sipitan mo maliit, mahihirapan ka talagang manganak. Number 7, kapag makate ang tiyan mo, makapal ang buhok, ang lalabas na baby. So, yun. Sa akin, hindi naman kakapalan yung buhok ni baby. Anong makapal ba? Ganong kapal ba yun? Kasi, yung buhok ni baby, tama lang. May buhok siya, pero tama lang. Hindi naman ganong kakapal. And, kapag nangati, makati naman talaga, mga moms, pag ano eh, pag buntis ka, comment down below kung buntis ka na hindi nangati yung tiyan mo. So, yun na yun na lang. Kasi, halos lahat naman ng buntis, mangangati talaga yung tiyan kapag nai-stretch yung tiyan mo. Kasi, nagda-dry yan eh, natutuyo. So, pag natuyo ang balat natin, nangangati talaga. Number 8, kapag kinamot mo yung tiyan mo, dadami yung iyong stretch marks. So, meron pang sinasuggest na suklay ang ipangkamot mo sa tiyan mo. Based on my experience, tatlo na yung anak ko, mahilig ako magkamot ng tiyan ko, and hindi naman ako nagkaroon ng stretch marks. So, ang stretch marks po ay nasa lahi din. And yung pagkakaroon ng kamot ay dahil sa pag-stretch ng skin. So, papansin nyo yung stretch marks, parang punit. Parang yung itsura niya is parang napunit. So, guwit-guwit siya. Na-stretch kasi yung balat natin. And kaya makate is nagda-dry, natutuyo yung balat natin banda dun sa tiyan. So, makati talaga yon. So, ang gawin natin is, ayan, paid tayo ng mga natural oils na pwede sa pregnant na mommies. Next is number 9. Kapag nadulas ka, ay magkakaroon ng bingot si baby pagkapanganak. So, ang bingot po is yung cleft lip. So, yun. Kasi, diba, sa mga 3D ultrasound natin, 4D, makikita natin si baby minsan naka-thumbs up, ganyan.
So, pag nadulas ka daw is magaganon ang kamay nila. Which is, hindi po totoo kasi sa tiyan naman natin is may tubig, so may cushion. Hindi naman basta-basta porke na dulas ka is gaganon yung hand ni baby. So, may cushion naman yun sa loob. And, lahi-lahi din yung magkakaroon ng bingot. And, masama naman din talaga kung madulas ang isang buntis kasi kapag nagkaroon ka ng injury is mahihirapan yung mga doktor na bigyan ka ng gamot or anesthesia kasi makaka-apekto yun. Pwedeng maging masama yung effect sa iyong baby. So, mahirap din naman yung ikaw ay madudulas pag ikaw ay buntis. So, mag-ingat na lang din tayo. Lalo na kung alam nating madulas yung dadaanan natin. And next is number 10. Bawal magkwintas ang preggy dahil masasakal si baby. So, yun yata yung sinasabi nilang ano, yung cord. Masasakal si baby ng cord. So, actually, meron akong picture na preggy ako and nakasuot ako ng kwintas. Ewan ko lang kung mahanap ko yung picture. Kung mahanap yung picture, ilagay ko na lang yung picture dito. Anywhere here. So, yun. Wala namang connection yung pagsusot ng accessories. Pagsusot ng mga mamis ng accessories kapag buntis. So, yun. Wala naman nagkaroon ng buhol na cord sa leeg ng aking baby sa mga pinanganak ko. Number 11, bawal uminom ng malamig na tubig kapag ikaw ay preggy dahil lalaki daw ang iyong tiyan. Well, actually, naririnig ko rin to kahit hindi preggy eh. Yung pag uminom ka ng malamig is lalaki ka or tataba ka, ganyan. Which is, hindi naman totoo kasi wala namang calories yung water or kahit malamig pa yan. Yung lamig, wala namang calories yan or wala namang mga fats yan, ganyan, na makakataba sa'yo. Actually, ako, nung nagbubuntis ako, nag-start, bali April ako nag-preggy eh. April, May. So, summer yan, mainit. And mahilig ako talaga sa malamig na tubig. Nahihirapan akong lumunok pag hindi malamig yung tubig. Lalo na pag summer. So, malamig talaga yung iniinom ko na tubig. And, hindi naman ganun kalaki yung tiyan ko nung nanganak ako. So, magpakita na rin ako ng video na nagpapakita na hindi malaki yung tiyan ko. So, hindi po totoo yung kapag uminom ka ng malamig na tubig ay lalaki ang iyong tiyan. Maraming factors na nakaka-apekto sa tiyan natin or sa katawan natin. Siyempre, natural naman, nanganak po tayo and lumaki yung tiyan natin. Normal naman na magiging malaki pa rin yung tiyan natin kahit months na pinanganak natin si baby. So, wala pong masama kung malaki yung tiyan natin. Diba, mga momshells? So, maging proud tayo dahil hindi mahirap yung pinagdaanan natin. So, kahit malaki pa yung tiyan natin, huwag tayong mahiya. Okay. And last but not the least is bawal daw kumain ng talong ang nagbubuntis kasi magkakaroon ng balat. Siguro ang tinutukoy nilang balat dito is yung tinatawag na Mongolian spots. Ito yung kulay bluish, gray minsan, blue, minsan bluish na may green, ganyan. So, itong Mongolian spots na tinatawag ay normally nawawala naman to kapag after 3 to 5 years na pinanganak si baby. Minsan, hanggang puberty, umaabot din. Pero nawawala rin naman. And hindi to dahil sa talong, kundi sa dun sa development ni baby sa loob. And may naiwan na trace ng cell na merong melanin doon sa ilalim ng skin ni baby. Kaya nagkakaroon ng ganung kulay sa balat niya. Pero, hindi po siya because of the talong.
So, ako po, nung preggy ako, kumakain naman ako ng talong. And, yon pinirito, yung sinama sa sinigang. Itong talong na to is, may mga article na bawal daw kumain ng talong. And may mga article na maganda yung talong kasi may mga nutrients na kailangan ni baby. So, for me, anything in moderation, pwede nyong kainin. Please ask your doctor para sigurado kayo. So, please comment down below kung ano yung mga experiences nyo sa mga pamahiin na to. And, yun, hindi ako gumawa ng video na to para makipag-away. Inuulit ko! Hindi ako pumunta rito para makipag-away! Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga information na nalalaman ko. And, ayun, nire-respeto naman natin yung mga naniniwala talaga sa pamahiin. Kasi yung pamahiin is parte na rin ng kultura ng Pinoy. According nga sa mga matatanda, wala namang masama kung susundin natin yung mga pamahiin. But, para sa akin, kung ang pamahiin na yon ay nakapagbibigay ng stress sa'yo, ang stress ay masama sa mga buntis, nakapagbibigay ng stress, and nakaka-apekto sa normal na takbo ng buhay mo, and kung feeling mo nakakasama sa'yo, then pag-isipin mo mabuti kung ifo-follow mo yung pamahiin na yan. So, thank you very much for watching and hope to see you again on my next video.